Wait lang. Bago ko muna simulan tong video na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na available na ang stickers at bookmarks ko. Woo! May tatlong klase yung stickers na yon at may dalawang klase naman dun sa bookmarks, kaya check na marami kang pagpipilian. Pero alam ko, mahirap pamili. Kaya payo ko na lang, bilhin nyo lahat, di ba? Kaya thank you sa Dekalidad dahil sila talaga yung naging dahilan kaya naging posible to. Lahat ng details about dito ay nasa description na, kaya bumili kayo ha, kasi limited stocks lang to. Kaya ayun, simulan natin yung video. Clearance yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na nag-aaral pa ako. Simula elementary, high school, senior high, saka college, di mawawala yung clearance na yan. Okay, nung elementary at saka high school pa ako, yun talaga yung mga panahon na pahirapan pa talaga magpapirma ng clearance sa school. Kasi bago pirmahan ni teacher yung clearance mo, kailangan mo muna ipacheck sa kanila yung notebook mo na dapat kumpleto ng notes sa subject nila. Pero syempre, alam naman natin na hindi lahat ng estudyante masipag magsulat, 'di ba? Kaya doon na papasok yung mga kaklase nating hihiram ng notebook doon sa mga tapos na magpa-clearance para makumpleto yung notes nila. Alam ko maraming makaka-relate dito kasi kahit ako rin naman pinagdaanan ko rin naman 'yan at some point. Pero hindi lagi kasi gaya ng sabi ko dati, isa ako sa mga nagigipag-unahan matapos magsulat sa room. Natapos din. Nakakaingit lang din talaga yung mga klase mong ambibilis matapos magpapirma ng clearance nila. Kasi kung hindi sila masipag, malakas sila sa teacher. Kawawa lang talaga yung mga pasaway mong kaklase kasi dati habang nagpapapirma ako ng clearance. Ay sir, good afternoon po. Papirma po ng clearance. Oh, siyun nyo pala to. Ano? Yun, salamat po sir. Wala yun. Sige. Sir, papirma. Ayun, di pinipirmahan yung clearance nila. Kasi patapos na yung school year pero ang pangit pa rin ng ugali. Pangit ang ugali mo! Magbago ka na. Pero bukod sa dapat kompleto yung notes mo, dapat pati yung libro na pinahiram sa inyo ay kompleto pa rin. Kasi dati, nung elementary ako, sa public ako nag-aaral. At bago magsimula yung taon, nagpapahiram yung school ng libro sa amin na gagamitin namin sa buong taon na isasoli naman namin pagkatapos ng school year. Hindi ko alam kung ganun pa rin hanggang ngayon na, pero comment nyo nga dyan sa baba para ma-update ako. Saka isa pa sa mga nagpapahirap nun sa clearance ay yung mga times na sobrang hirap hanapin ng teacher pag magpapapirma ka na. Yung mas mahirap pa sila hanapin kaysa kay Waldo. Ang hirap lang ng ganun kasi minsan sa kanya na lang talaga yung huling pirma na kailangan mo, kaso di mo siya mahanap. Yung kung saan-saan mo na siya hinanap pero wala talaga hanggang sa malapit na magpasokan tapos di mo pa rin tapos yung clearance mo. Ma'am? 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 At syempre, pag sinabi nating clearance, madalas nakadikit nun ay yung tinatawag nating special projects. Okay, taas kamay ng mga nakapag-special project na dyan! Woo! Sama-sama tayo! Pero hindi lahat ng estudyante nagkakaroon ng special project na yan. Basta kung ikaw yung klase ng estudyante na bagsak o kaya naman pasang-awa, eh check na familiar ka sa special project na yan. Saka huwag ka mag-alala kasi nung grade 5 ako, pinagdaanan ko din yan. Pasang-awa kasi ako na sa isa naming subject kaya nag-decide na lang yung teacher ko na bigyan ako ng special project. Pinabili niya ako noon ng Word Factory, isa yung game na pwede nila magamit sa school para sa mga estudyante. At sa pagkakaalala ko, yun na ata yung pinakauna at huling special project na naranasan ko. Kumbaga, literal na isang beses ko lang talaga siya naranasan. Okay, ito. Paangasan na lang ng special project. I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung pinakamaangas na special project na binigay sa inyo ni teacher nyo. Magbabasa ako ng comment ha, para malaman ko kung ano-ano yung mga yon. At syempre, hunuli ko yung isa sa mga paraparaan ng mga estudyante tuwing clearance. Yun lang naman yung pagdudoktor ng pirma. Ballpen. Eraser. Candy. Natapos din. Okay na yan. Nako, wag na wag nyo tong gagawin ha. Kahit na minsan, sobrang dali lang talaga gayahin ang pirma ng teacher nyo. Kasi pag kayo nahuli, imbis na matapos kayo sa clearance, ikaw yung tatapusin sa guidance. Eh ikaw ho nyo. Alam ko magaling ka mag-drawing eh. E di dapat easy lang sa'yo gumaya ng pirma, diba? Well, oo, sinubukan ko dati gumaya ng pirma. Pero ginawa ko lang yun para malaman ba kung kaya ko ba gumaya ng pirma o hindi. Pero syempre, hindi ko yung ginawa sa clearance ko kahit sa ang activity sa school, no? Masyado akong takot sa pwedeng mangyari sa akin pag nahuli ako. Kaya kayo ah, sinasabihan ko na kayo, wag na wag nyo yung gagawin. Kumbaga, mas okay nang mag-antay kayo ng matagal mapirmahan yung clearance nyo kaysa sa pangunahan nyo tapos mag-guidance pa kayo. Sa college naman, hindi naman na ganun kahirap mag-clearance kumpara nung elementary at high school. Kasi base sa experience ko, yung pila lang talaga yung nagpapahirap nun. Pero besides dun, wala na.
Ewan, baka kompleto lang talaga ako sa requirements kaya di na ako nahirapan. Kaya ayun yung clearance experience ko. Saka kung may lesson man dito, eh yun yung mahirap mag-clearance kapag tamad ka gaya ko, pero kung masipag ka, swerte mo. Kaya ayun, hanggang dito na lang uli ha. Salamat sa panonood, saka sa walang sawang pagsuporta dito sa channel ko. Kaya like, comment, and subscribe ha. Bye! Edo, AA. Ayun, gusto ko lang ulit ipaalala na meron na akong stickers saka bookmarks na pwede niyong bilhin. At sobrang nakaka-excite kasi ito yung pinakauna kong merch at matagal ko na rin talagang planong mag-merch ka, so di lang talaga matuloy-tuloy. Kaya salamat ulit sa legalidad at salamat sa panonood. Ay, pag bumili pala kayo, i-review nyo ha kasi yung mga mag-review, i-shoutout ko sa susunod kong upload. Ayun lang, bye!